Okay. Akin na. Ayan, Balitang Pasig, breaking news tayo ngayon, no? Isang magkalaguyo, no? Ang nahuli dito sa may Pasig City. At nahuli sila, acto, caught in the act, kanina dito sa may isang hotel dito sa Barangay Kapasigan, Pasig City, no? At makakapanayam natin yung asawa nung babae, no? Nakasama ng ating kapulisan, kino-ordinate niya ito sa ating kapulisan. At kay Teniente Garcia, no? Ng Station 2, Station 2, no? Si Teniente Garcia. So mamaya, interviewin din natin siya, pero nandito ngayon yung asawa. At interviewin natin ngayon. Ayan. Boss! Ayan. Kanina, parang medyo maluha-luha kayo, no? Ano po ba yung, ano po ba yung natuklasan ninyo? Sa natuklasan ko, sa pagdududa ko, na hindi niya pinapahawak ang cellphone, tinatago niya lagi, nakatago. At siyempre, tayo asawa, magdududa talaga. Kinukuha ko ang cellphone niya para mapicturan ko talaga yung mga chatting nila. Dito. Mga chatting nila. Paano yung nahuli, sir? Ha? Paano yung nahuli? Nakita ko sa mga chatting nila, mga pag-uusap nilang dalawa. Chat pa lang yun, walang ano. Pero natawag ang lalaki, nasa loob siya. Tumatawag, natanggal yung damit, nakabra na lang. Ako. Siyempre, ikaw lalaki, magdududa ka. Sabi ko sa sa misis ko, hindi lang yan ang matatanggal, pati baba na. Oh, video call kayo. Nasaan sir, nasa bahay ninyo? Opo, nasa bahay. May mga anak po ba kayo, sir? Mayroon. Ilan ang anak niyo, sir? Dalawa. Ilan, isang lalaki? Puro lalaki. Puro lalaki? Opo. Puro lalaki pa naman. Ayun, manawagan mo kayo. Sabi niyo kanina, gusto niyo manawagan kay Idol Rapi. Idol Rapi. Sana matulungan niyo ako. Wala naman akong kakayahan na ganito. Wala akong pira. Ang trabaho ko pa ano-ano lang eh. Kasi walang kontrata yung ano namin, boss. Ano bang trabaho mo, sir? Welder. Welder lang. Ngayon, walang trabaho ngayon. Ngayon gumagawa ako ng tari ng manok. Tari ng manok. Nawagan ka na ulit, sir. Sir, sana matulungan niyo ako at kailangan makulong to dalawa kasi nahuli na talaga sila loob mismo ng hotel. Andito ng video eh. So sir, kanina nung pinuntahan niyo sila dun sa isang motel dito sa Pasig City, nagvideo kayo talagang para may ebidensya. Opo, nagvideo ako. Andito ang video, isi-send ko rin sa inyo. Pwede ba nating makita, sir? Kahit hindi na natin ipakita yung mukha. Ayan, titignan na natin yung video na hawak ni Kuya, no? Dahil kanina, sumama siya, no? Doon sa pagpasok, doon sa motel. Nagmanman talaga ako. Oo, talagang... Minanmanan ko talaga. Sir, kailan pa itong ginagawa ng inyong asawa? Ha? Kailan pa ito nagsimula? Ha, matagal na yan. Matagal na yan. Nag-uusap na kami yan. Ngayon lang talaga kayo, sir, nagkaroon ng, ano, parang lakas ng loob, sir. Opo, opo. Ngayon lang ako nagkaroon ng time na magkikita nga sila kasi nababasa kong chat nila. Then ano ko, sinundan ko siya. Sinundan ko talaga Lakasan siya. Lakasan natin yung bright shot. Nakasunod ako. Medyo maaraw eh. Nakasunod talaga ako sa kanya. Ayan. Ito po yung video kanina ni Kuya. Anong pangalan mo ulit, Kuya? Ronald po. Ronald, ni Kuya Ronald. Ayan, medyo ibababa lang natin ano, para hindi mapakita yung muka. At syempre may pinoprotektahan pa rin tayong kahit paano na karapatan, no, ng tao. Sabi ni Ma'am Ami Morales, pakita daw yung girl. Makikita nyo yan. Sir, nasa loob sila ngayon, no? Nasa loob po sila ng presinto. Nandito tayo sa may police substation 2. Ayan. Ayun, nako. Okay, hindi natin kasi pwede pakita yung mukha eh. Kasi kung magka-rapid tool po hanga tayo, baka ako malagot. Pero dapat makita yan. Kasi makikita naman ni Sir Rafi. Kasi pumasok, ang paalam niya sa akin, papasok siya. Ayun pala ang pinasukan niya, hotel. Ayun, ang sabi niya, papasok sa trabaho. Trabaho, ayun. Ang pinasukan niya, hotel. Ayan na. Ayun na, ayun na.
Ayun na yung asawa mo, yun ah, sumakay na sa mobile ano na to. Para andali. Sasakay ka na? Sasakay ka na, sasakay ako. Ah sige sige sige, sabay ka na. I-inquest, sir. Sir, sasama sa inquest? Sasama pa? Hindi na, okay na. Na? Okay, okay, sige. Okay, okay, salamat. O ngayon, ang masasabi mo na i-inquest na, talagang mabibigyan ka na ng hostisya. Opo, salamat nga na makulong talaga yung dalawa na yun. Gusto ko makulong. Salamat kay Sir Tingin T. Garcia. Malaking papasalamat ko sa kanya. Kasi sabi ko sa kanya, tulungan niya ako para sumikat din kayo. Na matulungan din ni Idol Rafi. Salamat din. Oh, ulitin natin, tingnan nga natin yung video. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Doon tayo ulit, doon tayo sa malilim kasi na sisinagan ng araw, ano? Ayan po, ayan nyo yung video. Ayan, ayan, ayan. Okay, sige, sige, dali. Ayan. Caught in the act, Ma'am May Sagun, caught in the act. Ayan. Ikaw, video mo yan, sir. Apa, video ko yan. Pinasok nyo. So, wala kayo ngayon trabaho, sir? May trabaho ako. Meron naman. I-deliver ko nga bukas sana yon. Oo. Nag-down na ng 1.5. Binili ko ng materials. Bukas i-deliver ko. 1.5, 3 level lang yun eh. Sir, marami pong nakaka-relate sa kagaya ninyo, no? Na talagang, minsan, pasensya na sa turn. Parang nagbubulag-bulagan para mabuo pa rin yung pamilya. No? Ako mama po, galing ako sa broken family, pero ano po yung mga panawagan ninyo dun sa ibang mga pamilya na hanggang ngayon eh medyo nagkaka malabuan na? Kung sa ganyan, kung maglabuan na, kung hindi man sila kasal, kung may ginagawa man o kaya kasal kayo, titigil na ninyo yung mga pangangaliwa. Kasi para wala kayong sakit ng sa ulo, kaso hindi kayo makasuhan, hindi kayo makulong, yun ang dapat gawin. So, ako po 'yung humahanga sa inyo, no, dahil relax. Naglakas ng at saka oh, 'yung composure niyo po, ano? Relax lang ako. Oh, hindi kayo 'yung galit na galit, no? Oo. Oh. May batas tayo. Ah, tama 'yan, sir. Tama. Kamusta po nang masaktan ng babae? Ayaw ko namang ganoon. 'Yung sinasabi niya, sinasaktan ko siya. Hindi. Oh, kasi 'yung iba, sir, baka mapatay pa 'yun. Ayaw nga, sir. Ay, hindi tayo ganoon. May batas tayo eh. Tama. Kailangan kung may barangay, pupunta tayo sa barangay. May pulis naman eh. Ando naman dahil. So, saludo po ako dahil talagang pinakita niyo yung pagiging lalaki ninyo, ayan, katapangan ninyo, no? Ayan na, nakapusas na sila. Ayan, nakapusas na. Ayan. Nagsabi pa, malakas ang loob ng babae. Pakulong mo, ikulong na talaga sila. Ayun. Naghamon pa. Naghamon pa. Naghamon. Grabe, no? Naghamon pa siya. Pakulong mo. Edi, sabi ko, inquest na. Para makulong na yun. Sabi ni Ma'am sa landanan, Joan, mabait ka pa daw, kuya. Ay, sa sobrang bait ko talaga. Pinipigil ko lang sarili ko. Eh, paano po yan? Kamusta na po yung maging yung dalawang anak niya? Ay, kayang-kaya yan. Kakayanin? Kakayanin ko yan. Dalawa lang naman sila. Ano po ako sa inyo, sir? Kayanin ko yan. Marami pangalan tayong niyo? Alam na trabaho. Tama. Ano pong pangalan niyo, sir? Ronald po. Anong full name niyo kung pwede? Ronald Rapsing Cortez. Ronald Rapsing Cortez. Ronald Cortez. Rapsing. Rapsing Cortez. Ayan. Maraming salamat po sa Ronald, ha. Saludo po ako sa inyo. Ano man po, eh sana mabigyan ng hustisya yung nangyari sa inyo. Kailangan mabigyan ng hustisya talaga. Maraming salamat. Sa ginawa niya. Tama. Na panluloko. Tama, maraming salamat po. Ayan. At nandito si... Ayan po. Dumaging. Kapitan na yan. Kapitan. Ayan, nandito si... Captain Dumaging. Ayan. Sir, kamusta naman po yung nangyari, no? Dinala na po daw yung dalawang magkalaguyo. Opo, sir. Bali, ipapamedical po sila. Bali, procedure po yan na kinaharap ng ating mga suspect. No? Sir, ano pong mga next step after nung pag-aresto sa kanila? Opo, bali, gagawa na po natin sila ng mga papel para iharap sila sa fiscal sa pagsasampa ng kaso. Sir, ang galing, no? Naka-ordinate talaga sa inyo. Ibig sabihin po nito, nagtitiwala na po yung komunidad na ibabalik yung tiwala sa ating pulisya. Opo, maganda po yung ginawa ni Kuya na lumapit siya sa ating kapulisan. At hindi niya nilagay ang batas sa kanyang kamay. Hindi tulad ng ibang ating mga... Sila na ang biktima minsan na nakakasuhan pa dahil
ginagawa nila ng krimen yung kalaguyo ng kanilang asawa. Dito po, lumapit siya sa ating kapulisan para mabigyan siya ng hustisya na tama po sa kanya. Maraming salamat po, sir. Thank you po. Andito rin po si Piñete Garcia. Piñete Garcia. Ayan. Sir, kamusta po yung nangyari dito? So far, successful naman po ang operation namin together with the complainant. So, na-aresto po natin ang suspect, kasama naman po yung kanyang paramour. Sir, yun nga, nasabi ko rin kanina kay Captain, no, na talagang bumabalik na po yung tiwala ng ating komunidad sa ating kapulisan. Anong maganda po ba yung mga ganong bagay? Masasabi po namin, ano, so far dito po sa lusod ng Pasig, so talaga po ang community po namin, lalo na sa amin nasasakupan, very participated po, lalo na po yung mga barangay namin na hawak, no? So sa barangay namin dito sa substation 2 na hawak, 6 na barangay yan, so far wala naman kaming mga major crime na nagaganap dito, no? So mga isolated case siya, kagaya nga nito, mga personal problem na mag-asawa, nangangalo niya, whatsoever. So yan lang ang mga kadalasan natin na nai-encounter sa ngayon, ano? At yung mga robbery, mga ano, so para hindi namin tinotolerate yan. Pag meron dito kami nalaman, uma-action agad kami, at dito lang sa substation 2, dito lang yung robbery hold-upper sumusuko. Dahil nga tiwala sila sa kapulisan, kahit hold-upper mismo sumusuko dito sa amin sa substation 2. At meron kaming pwedeng patunan yan, 2 beses na nangyari sa amin na sumusuko ang hold-upper pag na-identified namin. Teniente Garcia, yung paghuli niyo po kanina, wala naman pong naging komosyon? So far, wala naman pong komosyon. Ano? Matiwasay naman po sila sumama sa amin. At alam niyo naman, ang mga taong nabibigla, o yung may element of surprise, so yun po yung mga ginagawa namin para hindi na sila makagawa ng anuman pong binabalak na masama sa paglaban sa kapulisan at saka sa mga tanod. So ang ginagawa namin yung pong sorpresang atake para sa kanila, no? Tsaka meron ho kaming sinasabi na maximum tolerance kung sila na may malalaban. Hindi naman ho kami gagamit ng anumang pundahas. Kung kayang-kaya naman po namin silang isubdue sa pamamagitan po ng aming mga sarili. Ayun. Sir, kanina napaka-compose ni sir, no? Kahit na yung feeling niya talagang kagalit-galit yung pangyayari. Sa tingin nyo, ano yung mga nagtitrigger sa kanya na ganun? So far sa ano po, confident naman po yung ating complainant, ano? So actually talagang sinubaybayan po ng maigi ang complainant natin, eh, no? At talagang alam niyo naman ang taong natapakan ng kanyang pagkatao, kahit anong mangyari yan, kahit saan pumunta yan, hahagilapin at hahagilapin yan. Wala po, rain or shine, maniwala po kayo, gagawa po yan ng aksyon. At yun po yung naging trigger namin para siya po ay tulungan, dahil nakita po namin sa kanya na talaga pong siya ay karapat-dapat na tulungan. Sir, sigurado po ako marami pong Pasigueño ang makakanood nito ng live natin. Sir, kagaya nitong mga kaso, pwede po ba silang pumunta dito sa inyong tanggapan o sa nakakasakop sa kanila? So kami po, mga Pasig Police, sa pangunguna po ng aming Chief of Police na si Police Colonel Roman Arugay, sir, at ang sampu ng kanyang mga staff and mga command, kami po ay lubos namin kayong tatangkilingin kung ano man po ang reklamo ninyo at pangailangan sa kapulisan. Yan lang po ang aming ano, na hindi po kayo mabibigo sa amin. Maraming pong salamat, Teniente Garcia. Ano pong full name nyo, Teniente? Melvin Garcia. Ayan, Teniente Melvin Garcia. Maraming salamat po, sir. Thank you po. Ayan. Okay, yun nga ang latest update dito ngayon sa Pasig City, no? At ayun, napakagandang bagay, no, na may mga ganitong talagang nareresolbang krimen at mga nahuhuli, no? Okay, mula po rito sa may Kanyogan Substation, Police Substation 2. Ayan. Ayan po, papakita ko. Ayun, nakabaligtad lang kasi nakarotate yung camera. Okay, ayan, para sa mga may mga pamilya na, wag na po maghanap ng iba. Ayan, mahalin nyo ang pamilya nyo, sabi ni Mama Mila Ramos. Abangan ko sa tulpo to, sabi ni Jennifer Godoy. Ayan. Okay, dinala na po, no, yung dalawa at for inquest na po iyon. At sir, i-swab test pa ba yan, sir? Yung dalawa. Okay. Ilang safety protocol para ipasok. Okay, swab test. Ayun. Ayun, marami nang nagtatag kay Idol Rafi Tulpo in Action. Ayan. Patag po at pa-share po ako ng live natin sa lahat ng ating viewers dito sa Balitang Pasig.
Bukas po magkakaroon po tayo ng paraffle, no. Ang unang sponsor po natin diyan ay si Attorney Christian Ian Sia ng Pasig City. Ayan, si Attorney Ian Sia po ay nag-sponsor ng tablet. Ang susunod po ay si Sir J. Eusebio na nag-sponsor ng 5,000 pesos. At ang susunod po ay si Cap Eric Gonzalez na nag-sponsor ng 1,000 pesos. Ganon din po si Consi Bobby Hapin na nag-sponsor ng fire blanket. At si Consi Maro Martires na nag-sponsor ng 25 kilos ng bigas. Ganon po si Consi King Cruz na nag-sponsor din ng 25 kilos din na bigas. Bukas po yan, ha? Alas 5 bukas. Magla-live po tayo. Kailangan kasali kayo. Alright? Ayan. Maraming salamat po. At ayan. Muli po, ako po ang inyong host, si Jay Cho, para magbigay sa inyo ng mga latest updates and happenings dito sa Pasig City. Alright? Maraming salamat po. To God be the glory. Balitang may puso. Balitang Pasig.